Magandang umaga po sa kanila. Nagpalabas nga ng Tropical Cyclone Bulletin number 12 ang PAGASA ngayong umaga regarding yung latest update natin sa severe tropical storm na Florita. At ganun din po, include na rin natin yung update natin regarding the habagat. So, gaya nga na nabanggit po kanina, no, yung bagyong si Florita ay nag-landfall na po dito at makikita po natin sa ating Apari Doppler radar yung pinakang sentro po nito. At kanina nga pong around 10:30 ay nag-landfall po dito sa may bandang Maconacon, Isabela. So sa ngayon po ay nasa may bandang coastal waters ito and maximum wind is 110 kilometers per hour, yung maximum wind. Gustiness aabot ng hanggang 150 at yung pagkilos northwest at around 20 kilometers per hour. At dahil po sa patuloy ang paglapit nitong bagyong si Florita sa Northern Luzon, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito nga sa northern portion ng Ilocos Norte, sa Arpaio, sa southern portion ng Babuyan Island, sa mainland Cagayan, ganun din sa northeastern portion ng Isabela. Samantala, warning signal number 2 po, nakataas na natitirang bahagi ng Babuyan Island, natitirang bahagi ng Isabela, ganun din sa lalawigan ng Quirino, sa northern at saka eastern portion ng Nueva Vizcaya, sa lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa northern portion ng Benguet. Nakataas din ang warning signal number 2 sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa lalawigan ng Ilocos Sur at sa northern portion ng Aurora. So yung lugar na may warning signals number 3 and 2, makakaranas po ng masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. So pag sinabi natin masungit na panahon, mga pag-ulan, na pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pag-apaw mga tubig sa ilog at magresulta sa pagbaha sa mga communities na malapit po sa mga tabing ilog at ganoon din yung pagguho ng lupa lalo-lalo sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok. Yung hangin naman na dala nito, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials or sa mga lumang kamagagaan na bagay and then pwedeng makapagpatumba ng mga halaman, puno, makapagpatumba ng puno at pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente at mga patid ng mga linya ng komunikasyon. Samantala, warning signal number 1 nakataas sa lalawigan ng Batanes sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet, ganun din sa lalawigan ng La Union, sa eastern portion ng Pangasinan, sa northeastern portion ng Tarlac, sa Nueva Ecija at sa natitirang bahagi ng Aurora. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, makakaranas po ng pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. So ano nga ba yung inaasahan natin dahil sa patuloy na ina-anticipate natin ang pagtawid ng bagyong si Florita dito nga sa may bandang Northern Luzon area ngayong araw. So in terms of paulan, inaasahan yung heavy to intense with the times torrential rains sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, sa Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. So kung maalala po natin, no, ilan sa mga bahagi ng Northern Luzon ito ay naapektuhan nung nagdang lindol. Kaya yun nga po, may tendency na maring malambot pa yung ilang bahaging kalupaan, madaling matangay ng mga tubig baha, pwedeng magresulta sa mga flash floods or landslides sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok. Samantala, moderate to heavy with the times intense rains sa northern portion ng Aurora, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Light to moderate naman with the times heavy rains sa natitirang bahagi ng Central Luzon at ng Calabar Zone. Bukas naman, inaasahan moderate to heavy with the times intense rains, Ilocos Region, Benguet at Abra. Light to moderate with the times heavy rains naman sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, ganun din sa lalawigan ng Zambales at ng Bataan. So yung mga gantong condition na ina-anticipate natin in terms of rainfall, posible pa rin pong maging sanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pinapayo natin yung mga kababayan natin sa mga lugar na may warning signals, sa mga lugar na binanggit natin, ganun din po doon sa mga lugar na apektado ng habagat or southwest monsoon, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang local government units at disaster risk reduction managing officers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, i-update naman natin, nagpalabas din po tayo ng weather advisory regarding the southwest monsoon or habagat ngayong alas 11 ng umaga. So hindi lamang yung tropical cyclone bulletin ang kailangan updated tayo, maging yung advisory natin about the habagat and mamaya po babanggitin natin yung sa gale warning. In terms of lakas ng hangin, of course, meron tayong mga lugar na may storm force in strength. Lalo-lalo na dito sa mga areas na may warning signal number 3, gale force in strength sa lugar na may warning signal number 2, at strong winds, strong to breeze to near gale strength sa lugar na may warning signal number 1.
At gaya ng binanggit po natin kanina, no, yung hangin na dala ng bagyo, lalong-lalo sa mga areas na may warning signals number 3 and 2, pwedeng makasira po ng mga struktura. Makaapekto rin sa mga agricultural products at yun nga, makaapekto rin sa ating power sector. In the next 24 hours, posibleng makaranas din ng mga pagbugso ng hangin sa ilang areas gaya ng Metro Manila, Zambales, Bataan, Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Antique, Aklan, Calabarzon at Bicol region. Yung mga lugar na malayo po sa periphery ng bagyo, subalit apektado ng pinag-ibayang habagat. Pwede rin po tayong makaranas ng mga malalakas na hangin, paminsan-minsan may bugso rin po ng hangin. Ano naman inaasahan natin dahil nga sa bagyo, si Florita at sa habagat, may nakataas po tayong gale warning sa seaboards ng Northern and Central Luzon. And most of the seaboards of Southern Luzon and Western seaboards of Visayas, inaasahan natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. Para po sa karagdagang information, refer to the gale warning na inisyo natin kaninang alas 5 ng umaga at magkakaroon din po na tayo ng updated gale warning mamaya na alas 5 ng hapon. So, inaasahan din natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa natitirang seaboards ng Southern Luzon at Visayas. Ito po yung mga lugar na hindi directly apektado ni Florita at ng habagat. So, talagang kailangan maging maingat pa rin yung mga kababayan natin sa pagpalaot, lalong-lalo yung mga mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. That is, sa mga bahaging karagatan na walang warning signal at hindi apektado ng habagat. Pero doon po sa lugar na may warning signals at apektado ng habagat, ay talagang hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. So, sa latest forecast track naman natin, ano yung inaasahan nating senaryo sa pagkilos ng bagyong si Florita? So, alas 8 ng umaga, nandito po siya sa eastern coast ng Northern Luzon. At mamayang gabi, inaasahan natin, posibleng nakatawid na sa Northern Luzon area at yung sentro, offshore, nasa dagat na, over the coastal waters of Calayan, Cagayan, or coastal waters ng may bandang Ilocos Norte. So, critical po yung ngayong araw, no, hanggang mamayang gabi. And then bukas ng umaga, inaasahan natin ay nasa labas na ito ng ating air responsibility. But it doesn't necessarily mean na wala kagad tayong warning signal, no? Mapapansin natin, napakalapit po ng northwestern boundary ng PAR dito sa Northern Luzon area. So posibleng bukas, or not ruling out the possibility, no, na kahit nasa labas na ito ng PAR, ay meron pa rin tayong warning signal sa ilang bagay ng Northern Luzon. And then sa darating na Webes ng umaga, andito na po siya sa southern part ng China, or 895 kilometers west of extreme northern zone. At sa darating naman na Biyernes ng umaga, inaasahan natin nasa vicinity na siya ng Guangxi, China. So ito po yung forecast track natin. No? Pansinin din po yung area probability. So basically, lahat po talaga na may warning signals number 3, 2, and 1, kailangan maganda dito sa bagyong si Florita. So in terms of, yun nga po, yung pinakita natin kanina, no? In terms of intensity, posibleng mapanatilin to yung kanyang lakas habang tumatawid ng Northern Luzon area, then gradually mag-weaken pag approaching na po yung southern part of China. And then yun nga, ang susunod po nating tropical cyclone bulletin ay papalabas mamaya alas 2 ng hapon. Every 3 hours na po ang show sa atin ng tropical cyclone bulletin.